ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question yung motibo yan apo ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Eh kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, questionable para kay Sagip Partylist Congressman Rodante Marcoleta ang motibo ni Senador Rafi Tulfo sa pagtulong nito. Ayon kay Marcoleta, dalawang bagay lang ang ibig sabihin ng pagtulong. Una, kung taos puso ang pagtulong o tumutulong dahil sa malaking kinikita kada buwan. At dahil daw ang paraan ng programa ni Rafi Tulfo ay parang pelikula, kaya naman dumarami ang views at maraming tumatangkilik. Dagdag pa ni Marcoleta, questionable ang motibo at format ng programa ni Senador Rafi Tulfo. So, maaari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan. Doon sa YouTube. YouTube pa lang po yan, kung ha, pinag-usapan. Sa YouTube account po niya ng Rafi Tulfo in action. Oh. 23 point, halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende dito dun sa listening duration. Yes po, yung haba na pinapanood. Hanggang maaaring, yung haba na yun. So kaya ako kinuha yung range, maaaring siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question yung motibo yan apo ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, yun ang iisipin talaga natin ko. Pagkatapos, pupwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. May pagka-dramatic, sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, mayroong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ipinunto ni Marcoleta na balang araw ay baka masilip umano ang programa ni Tulfo dahil sa kinikita nito na 13 billion pesos na net worth sa YouTube. May isinusumite na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang mga public officials kung saan nanggagaling ang pangkabuhayan ng isang opisyal ng gobyerno. May balita rin umano na ang programa na Rafi Tulfo in Action ay isang foundation at isa ring korporasyon. Na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Maring matingnan yan pagdating ng araw sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit ng mga SALN. Ayo po, pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta riyan. Eh bagay ko kasi ang katwiran ata niyan, hindi, yung Rafi Tulfo in Action, hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata ang may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin, sino-sino kayong may-ari, di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman, kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan, na yan ay foundation. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Dapat nating makita yon. Pagka ganun, ay talagang foundation siya. Dagdag pa ni Marcoleta, kung sa pagtulong daw ay lagi siyang tumutulong, hindi lang niya sinasabi lahat. At kung gagayahin umano niya si Senador Rafi Tulfo, ay kayang-kaya niya at pwede pang mahigitan.
Si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Eh kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagba-vlog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Uh-huh. Ayan. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. Uh-huh. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Uh-huh. Sapagkat ang pagtulong ko, eh, legitimate. Uh-huh. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa uh-huh. akin palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka kaya ko pa siyang higitan eh. Samantala, pakinggan natin ang buong pahayag at saloobin ni Congressman Rodante Marcoleta. Yung mga public official natin, particular na po, bagitin na natin, si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din, eh sabi ng iba, oh, eh nakakatulong naman pala eh. Eh pero kung pag-uusapan natin, eh kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita ko nga. Talagang... Anong ibig mong sabihin na hindi pangkaraniwan? Eh, malaki. Umaabot talaga ng milyon, Gong. Kaya kung interes ang ating pag-uusapan, well, tsaka pagiging isang senador, eh talagang parang bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang... Kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin. Saan siya kumikita? Dito po, sa kanyang account, sa YouTube. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, opo, uh-huh. Yung kanyang content. So ang ibig sabihin ni Kong Jen, posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Eh mukhang ganun lang nangyayari. Ba? Mukhang ganun lang nangyayari. O sa pamura natin, magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Dito daw po sa ating bansa, Kong, alam niyo ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Mm-hmm. Nason? Sino? Ang Rapi Tulfo in Action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million ano to, pesos or ano ba? 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. Ano At from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya hong kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Kong, ano ha? So yun po, ito po yun, nilabas mismo doon sa YouTube. Ano ha? At well, wala namang... Itong 2.8 million, mm-mm. From 2.8 million to 45.2 million, per month ba ito? Monthly. Monthly po. Average mo yan. Oho. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Alimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 mm-hmm. divided by 2 para makuha lang natin yung range. Ayan, opo. 2.8 plus 45.2 mm-mm. divided by 2. Opo. Magkano? Ayan. 23.9. So, maris siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan. Doon sa YouTube. YouTube pa lang po yan, Kong, ha? Pinag-uusapan. Sa YouTube account po niya ng Rapi Tulfo in Action. Oh. 23. Halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito dun sa listening yes. duration. Ng, yes po, yung haba na pinapanood. Hanggang maaaring, yung haba na yun. Oh. So kaya ako kinuha yung range, maaaring siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million mm-hmm. pesos. Per month. Kasi kung panonoodin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, bay mas malaki yung anon kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang issue, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question yung motive. Motibo, yan po. Ng pagtulong. Mm-hmm. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Mm-hmm. Talaga bang taos sa puso
sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, yun ang iisipin talaga natin ko. Pagkatapos, pupwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Mm-hmm. May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, mayroong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ayoko, kapag ka naging, naging viral pa yan kong, opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Diba? Kung dagdag ko pa, dito naman sa lumabas sa youtubers.me, lumalabas din daw po ito, Rafi Tulpo in Action net worth 6.03 million US dollar, kung ha, 6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po kalaki kong ha ang net worth. Sino naman ang ito naman po ay sa youtubers.me inilabas po nila. Ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito. Yes po. Oh. So ano yung range natin na 6.3 plus 36.2? Okay. Nelson. Mm-hmm. Divided by 2. Medyo 6.3 plus 36.2 divided by 2. Opo. Ilan yan? Ayan mo eh. Magkano inabot? Kasi dito ko nga, lumalabas ha, may computation pa po eh. 21. Oho. 21 US dollars. 21 million. 21 million US dollars. Mm-hmm. Times 57. Mm-hmm. 1.2B. So ang net worth niya base dito 1.2 billion. Oho. O eh maring ano, maring mating niya niyan pagdating ng araw sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ayo po, pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta riyan. Eh bagay ko kasi ang katwira natin yan, hindi, yung Rapid Tulpo in Action, hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin, sino-sino kayong may-ari, di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman, kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. Uh-huh. May nagsasabi pa nga yan na yan ay, foundation. Uh-huh. Apo, apo. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Uh-huh. Ito maliwanag na income ito. Eh. Apo, apo. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Mm-hmm. Opo. Dapat nating makita yun. Mm-hmm. Pagka ganun, ay talagang foundation siya. Mm-hmm. Di ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. Ito naman ang binabanggit natin ko. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Ha? Itong nilalabas mo ng YouTube ukol doon sa kanilang net worth. Pwede namang i-dispute, hindi ba? Opo. Di makita natin kung sino ngayon na nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi mayroon pa sila dito ha, yung Rapid Tulpo in Action income. Sa last 7 days daw po, 23,300 US dollar in 7 days. In 30 days naman daw ano, po. Ano, 23? Opo, 23,300 US dollar. 23,300 no? In last 7 days. Pwede times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating million dollar. Opo. In the last 90 days. Mm-hmm. So times 57 divided by 3. Mm-hmm. 24.6. So, yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanya hong... Yung pagtulong na yun, malalambungan ngayon ang pagdududa. Mm-hmm. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yun,
ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera. Uh-huh. Yan ang issue dyan. Well, minsan ko sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay, 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, eh kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Eh kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Uh-huh. Ayan. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. Uh-huh. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Uh-huh. Sapagkat ang pagtulong ko, eh, legitimate. Uh-huh. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa uh-huh. akin palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka uh-huh. kaya ko pa siyang higitan eh. Pwede nga po naman. Diba? Oho, oho. Well, kaya yun po naman sinasabi natin. Kasi iba nagagalit eh. Kasi alam niyo naman kung mantakin niyo ang followers niya, 27 million kong eh. Ang kanya pong followers nung kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin na ililigaw halimbawa sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangan mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing, wala yun eh. Mm-hmm. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong di umano ay wala sa hulog eh, hindi ba? Opo, opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Mm-mm. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan nyo yung may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million opo. Yung naniniwala sa kanya. Mm-mm. Noon, tungkulin din natin na kailangan na nilang maintindihan kung saan tayo nang gagaling. Ayun. Uh-huh. Sapagkat, yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po diba? Kayo. Oho. Well, sana ho, maunawaan ng ating mga kabay kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito kong, no? Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, anong ba tawag doon, Nelson? Yung halimbawa, yung programa natin, kinukuha nila tapos... reaction video. Ayun, oho. Nakita ko nga, biliyak-biliyak nila. Ang daming reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Ah, opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko ba magkaibigan sila, halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po, oo. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Oo, naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, nalang-alang doon sa kapakanan. Nang opo. Higit na nakararami. Oho. So yung kumisan, mali yung kanilang title eh. Hindi na siguro sila magkaibigan. Oh, nga hindi po yun. Huwag po ninyo lalagyan ng ibang ano eh, ng ibang anggulo. Hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Oho. Hindi ba? Mm-hmm. Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yun. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun, oho. Well, aywan ko lang po nga, sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, itumikin na lamang sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy at madiscuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa, baka kaya din po niya, di ba? O bakit hindi niya talakayin nga doon sa ano? O, diba? Kung, sa kuryente. Oh. Ang problema ganito eh. Mm-hmm. Ito personal na nangyari. At alam ko ito. Merong pumunta sa... Tungkol ito sa ano eh. Sa lupa na sakahan. Ah, okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tsuhin. Mm-hmm. Yung amain sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa... Doon sa babaeng pamangkin. Ano? Pinamana, opo. Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun. Okay. Sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw, punta tayo kay Secretary
sa Dar, sa si Conrad. Conrad do Australia. Conrad Australia. Opo. Kaibigan naman natin si secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talaga pumunta doon. Okay, opo. Eh siyempre tayo naman, edi, wala naman tayong problema doon. Opo naman, oo. Ngayon, after one week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. Ah, na-inschedule siguro po. Oo, kasi nakapila siya. Opo. O tinanong namin kung saan siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit isang linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nasa, nakausap niya. At ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Okay. Uh-huh. Pero, igit na isang linggo siyang nakapila. Ah, so kung sinasabi nila na hindi po dito madaling makakuha po ng ano ng slot. Isang example lamang yun. Isang example lamang yun. So hindi pala siya nagano ng lupa kasi mahirap i-dramatize yun eh. Ay, opo. Oh. Mabusisi yun. Mm-hmm. Komplikado yun. Mm-hmm. Pero kapag yung awayan ng... Awayan ni Kulasisi at saka ni ganito, aba eh talagang yun kasi magiging ano to, magiging viral ito, magiging baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Uh-huh. Hello mga ka-abangers! Inaanyayahan ko kayo na manood ng aming vlogs araw-araw tungkol sa issue ng mga nangyayari sa ating bansa. Iba na ang may alam. So paano? Hinihintayin kita. Dito lamang sa AJ Bueno Vlogs. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!